Nais ko po ngayon ipakilala ang ating panauhing tagapagsalita. Siya po ang pinaka-aktibong public historian sa telebisyon at cyberspace sa bansa, lalo na sa mga webinar na pagkasaysayan sa panahon ng pandemyang COVID-19. Nagtuturo ng kasaysayan sa De La Salle University at Broadcast Communication sa University of the Philippines, Diliman. Nagtapos ng BA at MA kasaysayan at kandidato o magtatapos ng PhD sa Anthropologya sa UP Diliman. Kasamang nagsulat ng aklat na Bonifacio, ang unang pangulo ng bayani at bayani biographies, Andres Bonifacio. Naglathala na rin sa iba't ibang artikulo sa mga journal na akademiko. Lumikha ng Showtime television segment na pinapanood ngayon ng mga estudyante at guro sa buong Pilipinas na magkikolum sa Abante tuwing Linggo. Nagsusulat din ng kolum sa The Manila Times tuwing Sabado. Isang kabalyero ng Order of the Knight of Rizal na may ranggong Knight Grand Officer of Rizal. Walang iba, Professor Michael Charleston Shao B. Chua. Makasaysayang araw po sa ating lahat. Mga kuyang, nabati na ho kayong lahat, so hindi ko na po uulitin yung aking pagbati. Pero marami pong salamat sa lahat ng mga kuyang natin dito sa ating lodge upang. Salamat po talaga sa inyong tiwala. Ako'y may agam-agam na gawin itong talk na ito sapagkat si Marcelo H. Del Pilar po ay nananatiling kontrobersyal na figure at pinagdedebatihan. Parang sabi ko, maaaway na naman ako kapag ako ay nagsalita sa inyo. No? Subalit, inirespeto ko ang inyong organisasyon at kung ano man po ang aking maibigay, ay ito'y buong puso po at kung may pagkukulang po, kayo na po ang pumuno. At kasi marami po kasi na sa palagay nila, sila po yung mas magaling tungkol sa buhay ni Marcelo H. Del Pilar. Kaya ako po mismo ay nagsasabi sa inyo, hindi po ako yun. Ako po yung nagpapakumbaba sa inyo, baka alam nyo na ho itong sasabihin ko. Pero hindi naman kasi iyon ang punto eh. Ang magkaroon ng bagong sinasabi o ang magkaroon ng kontrobersyal na sasabihin tukol kay Marcelo H. Del Pilar. Hindi ho tayo narito upang magpasikat kung ano yung alam natin tungkol sa ating mga bayani at sabihin tayo ang tama. Kailangan po ang ating attribute dito, ang ating attitude dito ay hindi po tayo ang bida dito. Ang bida po ay ang ating bayaning Marcelo H. Del Pilar. At tayong mga kuyang, tayong mga Pilipino ay gugunita kahit paulit-ulit na ikwento ang mga bagay na alam na natin. Dahil ang kasaysayan, kailangan inuulit-ulit po. Kailangan pong inuulit-ulit. Kaya marami yung salamat sa inyong paanyaya. Kaya po ako po ay magbibigay ng ilang mga larawan din upang maging maintindihan natin ang kwento ni Marcelo Hilario Del Pilar. Ako po ba ay naririnig nyo pa? O, para kasi hindi ko nakikita yung gumagalaw. Ayan, gumalaw na si Sir Romel. Ako po ay masayang marinig ang boses si Sir Romel. Akala ko ay si Lord De Vera po. Ano? Ang nagsasalita. No? Pero formal. Formal, ah. Marami yung salamat sa mga naganyaya ho sa akin dito. O yung naging contact ko po, i-shout out ko lang. Si Sir Romel, nakakausap ko rin yan. Yung ating mga kaibigan dito sa ating ayun. Maraming salamat. Si Sir Romel nga, Anjo De Leon, of course. Kuyang Anjo, Kuyang Dong, Roque, Kuyang Don Mark Kalimon, salamat sa inyong lahat. At sa lahat po ng narito. Pati si Kuyang
Mayor si Sir Berhel Meneses, no, na idolo ng lahat. Tinatanong nila sa akin nung makita yung puso, ba? Si Berhel Meneses, di ba yung basketballista yun? Opo, siya po yun. At siya po ay karangalan po ng ating bayan. Plamidel, ama ng periodismo at musoneria sa Pilipinas. Inugunita natin ang 171 taong kapanganakan ni Gat Marcelo Del Pilar. Salamat sa inyong inisiyatiba kupang Masonic Lodge number 295. Kung kayo'y may mga nais pang malaman tungkol sa kasaysayan, please subscribe to my YouTube channel, Xiaochua. Follow my social media accounts and please use my website, xiaochua.net, makanixiao.wordpress.com for more materials in history. Gusto ko lang ipakita sa inyo, napakaganda ng logo ninyo. No? Kayo'y nagsimula pala noong 1992. Siyempre, nandyan ang simbolo ng masoneria. Subalit, parang mayroong akala siguro ng iba, baka yan ay yung Quezon City Memorial Circle. O, kasi parang may pagkakahalintulad. Tapos mayroong parang monumento. Gusto ko lang ipakita na yan po ay para sa mga hindi taga-Kupang, yan po ang actually na yan po ang pinaglibingan ngayon at siya pong shrine na itinuturing natin para kay Marcelo H. Del Pilar. At sa likuran po niyan, ang museo ni Marcelo H. Del Pilar dyan sa Kupang. So, yun po. Ilang beses rin akong naanyayahan sa Bulacan upang magsalita tungkol kay Gat Marcelo H. Del Pilar. At kasama pa napit namin noon yung dating gobernador, ngayon ay vice governor na si Wilhelmino C. Alvarado. So, si Marcelo H. Del Pilar, ang biruan, kasi kilala siya, di ba, na nasa postcard siya noon. Ngayon, hindi ko alam kung nagpo-postcard pa yung mga bata. Meron pa naman siguro, pero hindi na ganun karami. Dati yung pag pinag-aaralan yung buhay ng bayani, dinodrawing pa ng estudyante yan eh. O kaya pinapasa yung picture, tapos nilalagyan ng... Eh ngayon, ang dami nating informasyon sa Facebook, pero ngayon pa natin hindi masyadong kilala yung mga bayani natin. Di ba, dati sinasaulo pa namin yung Dolores Manapat, na kanyang pen name. Diba? Yung mga ganun na mga impormasyon. Subalit beyond that, maganda rin alam natin bakit. Ano yung ambag nila na nagbuo ng ating nasyon? At tandaan natin, national hero si Marcelo H. Del Pilar, by the way. National hero siya kasi wala tayong official na isang national hero lamang. And in fact, yung sinasabi nila na nagdebate daw kung si Rizal o si Bonifacio o si Mabini ang magiging pambansang bayani nung panahon ng Amerikano, alam nyo, walang nakitang record ang Philippine Commission ng ganong pag-uusap. Pero si Ian Alfonso, na kaibigan natin mula sa NHC, pero sinasabi niya, ang nakitang record ay ang pinag-uusapan kung si Marcelo H. Del Pilar ba ang dapat tanghaling national hero. So, kung tutusin, noong pamang after ng Philippine Revolution, napakataas na ng tingin sa kanya sa pantheon ng ating mga bayani. Pero ngayon, ang tingin na lang sa kanya ng mga bata, siya po yung may Pringles na bigote, no? Nakamukha ni Stalin, ano? Pero alam nyo, at hindi na masyadong alam ng mga bata to kasi nakikita na lang nga siya sa mga, sa Facebook posts. Pero siya ay bahagi ng buhay ng Pilipino sa matagal na panahon. Siya ay bahagi ng pera. Siya'y bahagi ng selyo. Itong 1999 na selyo na ito, nung panahon after ng centennial, ako nagamit ko yan eh. Nung itong nagpapadala pa tayo ng airmail, saka ng snail mail na tinatawag natin. Ano? Napag-aalata po yung edad natin. Ano? Siyempre, nandyan din yung mga monumento para kay Gat Marcelo Del Pilar. So, ano siya? Talagang kinikilala talaga siya. So, isang bayan sa Bulacan, ang pangalan dati ay Kingwa, sana tama ako, no? Ay ginawang Plaridel, Bulacan. So, Plaridel, ano ba yung Plaridel? Ang Plaridel, yun yung anagram yun ng kanyang pangalan na Del Pilar, apelyido. At ginamit niya yun na pen name, tulad ng Dolores Manapat, yan, ay Plaridel din. So, Plaridel ay bilang pagkilala kay Marcelo H. Del Pilar. At gayon din, dahil siya yung ama ng tinuturing na ama ng periodismo, yung College of Mass Communication, Plaridel Hall. At yung College of Mass Communication ng UP, by the way, ako po ay nagtuturo dyan ngayon ng broadcast communication.
bilang isang senior lecturer. So ako parang pagka pumapasok ako dyan, nung wala pang pandemya, talagang feel na feel ko yung si Del Pilar, nagpapatuloy tayo nung legacy niya. Dapat ganun ang pagtingin natin. Ganun din ang kanilang isang scopus, sabihin mataas po ang points nito pag kayo ay nakasulat dito at nakasulat na ako dito kasama si Binibining Leslie Liwanag tungkol sa La Solidaridad ay kay Isabelo de los Reyes. Yan ang article namin. Plavidel po ay isang pangalan ng isang journal na kinikilala sa buong mundo. Alam niyo po, kahit sa Filipino kayo magsulat sa Plavidel, basta't malagay kayo sa Plavidel journal, ang katumbas ng inyong article ay pang-international article sa promotion. Yan po ang ano. So, kumbaga, idinidikit natin sa mga mariringal na mga institusyon ang pangalang Plavidel. At isa din sa ginagawa ng UP Mass Communication College, ano, ay yung tinatawag na UP Gawad Plavidel. Para sa mga matitinding mga journalist. No? Kasama na dyan sina Cheche Lazaro, yan, Gawad Plavidel yan. Si, ito po ang inyong Tia Deli. Ayun po mga naabot po yan. Alam nyo na po, dapat mag-asawa na po kayo. Ano? Ganyan din po, ako, naabutan si Tia Deli. Yung ano, si yan. Ano pa ba? Meron pa. Sila, marami yan, marami. Cheche lang. Si ano, yung nagtatag ng inquirer, si Duran Apostol. Eugenia Duran Apostol. So mga matitindi, iginagawad ang Gawad Plavidel doon lamang sa mga mariringal na pangalan sa journalism. So yun po, no? And of course, sa happy kami na sa De La Salle University, meron kaming pahayagang Plavidel na yun yung Filipino na newspaper ng mga estudyante ng De La Salle University. Okay? So sino nga ba si Plavidel? Sino si Marcelo Del Pilar? So dito mukhang friend natin siya. No? Dapat kaibigan natin, kilala natin ang ating mga bayan. So, si Marcelo Del Pilar y Hilario, mga kaibigan. Siya po ay isinilang sa, ano no, nung tinatawag, sinilang po siya nung, Ito, August 30. Alam mo, may ina lang ako sa ano eh. Ako po ay mahina sa math. Kaya ayoko pong magpa... Ayan, titignan ko. Check ko. Yun! Si Marcelo Hilario Del Pilar, pinanganak po siya August 30, 1850. At ayan po, si Blas Agatmaytar at Julian Hilario Del Pilar, yung kanyang mga magulang. Ito yung medyo nakakatuwa kay Del Pilar, no? May talent po yan eh. May talent siya sa music. Kasi hindi natin masyado, lagi natin tingin sa kanya, seryoso siya eh. No? Pero meron siyang talent, meron din siyang ano, kumbaga pinagkakapalahan. No? Siya ay marunong magpiano, magviolin at magflauta. Flute. So may musical inclination si Selong, no? Problema, minsan sinabihan niya yung praile, no? Na bakit ang mahal mong maningil sa binyag? So kinulong siya ngayon. Ilang araw lang naman, ano? Parang less than a month or so. Pero yung nangyari ay talagang tumatak sa kanila. Na parang bakit hindi walang kalayaang magsalita? At siya ay ano, siya ay na-delay sa kanyang pag-aaral ng abugas siya, oh, sa UST. Siya yung naging abogado, of course, dahil sa kanyang pagkakakulong. No? At yan ang nangyari dyan. Naging, after that, naging very passionate siya about the yung kausa ng kanyang mga kababayan. So magmula noon, naging matindi na yung kanyang pag-ira sa file. No? Hindi natin sinasabi na puro pangit yung kontribusyon ng praile sa Pilipinas. Maraming praileng mabubuti. Pero hindi natin may kakaila na maraming praile talaga ang naging sobra ang kapangyarihan. Dahil ang kailangan makita niyo yung konteksto nito, ang civil official po noong unang panahon
ang kanya pong term lang sa isang bayan ay mga 3 taon tapos papalitan na siya. Ang Praile po 40 taon 'yan na nasa bayan niyo. 'Yun ang dahilan kung bakit napakapangyarihan ng isang Praile. No? So mula noon naging parang andating aktivista. No? Naging aktibo siya sa mga usaping panlipunan. Isang usapin diyan yung pinapatigil niya yung matinding ano pasugalan na ginagawa yung pagsasabong noong unang panahon. Oh, so yun ang kanyang passion, no, dahil syempre yung kumbaga yung tinuturuan niya yung mga mamamayan na huwag masyadong malulong. So yung illegal na pagsasabong ay kanyang ano, no, naging passionate siya against that. And yun na nga, may mga nagkaroon siya ng mga platforms para magpalaganap ng kanyang ng iba't ibang mga usapin. Oh. So isang usapin na kanyang na ano, no, na very passionate siya, yun nga yung kalabisan ng mga Praile sa Pilipinas. At tandaan natin na wala pa siya sa Europa nito. Mayroon kami noon na parang impression na dahil si Marcelo H. Del Pilar equals La Solidaridad na marami sa kanyang sinulat ay ginawa niya sa ibang bansa. Parang ang tingin nga nung iba, eh, ba't naman mas dakilang bayani yung mga propagandista o si Marcelo Del Pilar kaysa kay Bonifacio? Eh, mga nagsulat naman sila sa ibang bansa. Medyo hinay-hinay tayo doon kasi kung titignan mo, late comer nga si Del Pilar eh, sa propaganda movement na nasa ibang bansa. Nag-link siya sa propaganda movement pero dito niya ginawa yung pagpopropaganda niya. Di siya umalis sa bayan niya agad dito at napakadelikado nun. So halimbawa, yung isang ginawa niya, inutusan niya yung kanyang pamangkin na si Goyo. Goyo. Si Goyo ay sinabihan niya, pagpalitin mo yung mga pinapamigay sa misa dito sa aking mga pulyeto na ito. Oh? So, yun ang ginawa ni Goyong, no? Goyo. Pinagpalit niya bago yung distribution noong binabasa sa misa. Eh nung pagbasa ng mga tao nung na-distribute na, tawanan sila ng tawanan. Nagtataka ngayon yung mga Praile. Parang siguro, baka pinipigilan pa nila yung pagtawa nila. Tapos, kumaganon sila. Ano pala yun, no? Yun pala, ang ginawa ni Marcelo H. Del Pilar. Ito, dito, napakahilig niyang gawin ito. No? Napakahilig niyang gawin. Iniiba niya yung laman, pero yung cover halos pareho. So, para hindi mapansin nung nagpapamigay. So, yung dasalan, ay kinopya niya yung cover. Tapos nilagyan niya ng at toksohan, ano? So, dasalan at toksohan. So, alam nyo, ito sa sobrang, alam nyo, ganito sasabihin ko sa inyo. Sa sobrang controversial pa rin itong sinasabi kong ito. Minsan binasa ko ito sa Channel 4. Dahil ito'y nasa klase, ito'y pinag-aaralan ito. Pero alam nyo, mayroong nagmisa at nag-homily na binastos daw ng Channel 4 ang dasal. Binastos daw, blasphemous. Tapos, so ibig sabihin, siguro hindi alam nung pare yung konteksto nung Marcelo H. Del Pilar article. O, pero ang nangyari, parang ang dating, hanggang ngayon, parang ano yan, nasasaktan pa rin ba sila? Hindi na dapat. Diba? Pero may ganun na parang misunderstanding. So, tawanan yung mga tao. Ito pala yung nakasulat. Ang tanda ng Karay Cross ang ipangadya mo sa amin, Panginoon, naming Praile. Sa ngalan ng salapi, no, at ng maputing binti at ng espiritong bugaw, siya nawa. No? Amay namin sumasa kumbento, kasong pahinangalan mo, malayo sa amin ang kasakiman mo, kitlin ng liig mo dito sa lupa para ng sa langit. Saulian mo kami ngayon ng aming kaning yung inaraw-araw at pagtawanin mo kami sa iyong pagatungal para ng pagtao mo kung kami nakakualtahan at huwag mo kaming ipaintulot sa iyong manunokso at iadya mo kami sa masama mong dila. Amen. Abaginong Bariana, kapupuno ka ng Alcantia, ang Praile, sumasa inyo.
bukod kanyang pinagpala at pinigit sa lahat, pinagpala naman ang kaban mong mapasok. Santa Maria, ina ng diretsos, panalangin mo kaming huwag anitan ngayon at kami ipapatay. Siya nawa ang sampung utos ng Fraile. Tambayin mo ang Fraile ng lalo sa lahat. Huwag kang magpapahamak manuba ng ngalang diretsos, yung donasyon yun. Mangilin ka sa Fraile Linggo man at Piyesta, isang lamong katawan mo sa pagpapalabing sa matina. Huwag kang mamamatay kung wala pang salaping pampalibing. Huwag kang makikiapin sa kanyang asawa. Huwag kang makinakaw. Huwag mo silang pagbibintangan kahit ka masinungalingan. Huwag mong ipagkait ang iyong asawa at yung paborito ng lahat. No? Huwag mong itanggi ang iyong aari. Itong sampung utos ng Fraile, dalawa ang kinauuyan. Ang isa, sambahin mo ang Fraile ng lalo sa lahat. Ang ikalawa, ihain mo naman sa kanya ang puri mo't kayamanan. Siya nawa. Ang mga kabubuhang asa lang pangalay tontogales ay tatlo. Igalang mo, katakutan mo, at pagmanuhan mo ang Fraile. Amen. Binasa ko to kasi hindi para bastusin ang Santa Iglesia Katolika Romana sapagkat ginagalang ko rin yan. Pero para makita nyo kung gaano katindi. Kasi hindi naman tinitira dito yung mga kalabisan ng mga personnel. Hindi yung pananampalataya mismo. Hindi ang Diyos ang tinitira dito. Ang tinitira, yung mapangabuso. Kumbaga, ang tamahan ay magbago. No? Bato-bato sa langit, ang tamahan ay magbago. Di ba? So, yun po ang nangyari. Yun ang matindi dyan. And of course, even before that, 1888 kasi yung dasalan, even before that, 1882, no? Bagamat actually hindi pala siya yung sole na founder nung Diyaryong Tagalog, no? May nabasa ako kanina na may iba pang nagano, nag-udyok. Pero definitely very active si Marcelo H. Del Pilar as co-founder kasama nagsimula at siya yung Filipino section. Because the Diyaryong Tagalog ay may Spanish edition. Oh? At may Tagalog edition. But this is the very first Tagalog newspaper. Kung di ako nagkakamali. At itong Diyaryong Tagalog ay mahalaga sapagkat dito nag-flow, dito dumaloy ang mga unang sulatin ni Gat Dr. Jose Rizal. Opo. So, isang ginawa ni Gat Dr. Jose Rizal po ay yung tinatawag na El Amor Patrio. E kaso, Diyaryong Tagalog nga, so sinali nito ni Marcelo H. Del Pilar sa wikang Tagalog. El Amor Patrio, pag-ibig sa tinubuang lupa. Kaya Rizal po yun, ha? At mayroong salita na intrigue si Rizal dahil yung 1886 sumulat siya kay Pasiano. Sinasalin daw niya yung William Tell ni Schiller. Pero meron siyang salita na hindi niya matranslate from German to Tagalog. At ito yung Freiheit. Ito yung Freiheit o Liberty. At sabi niya, kaligtasan, parang hindi maganda. So sabi niya kay Pasiano, Uyang, merong salita dito sa salin ni Marcelo H. Del Pilar. Yung libertad, ginawa niyang kalayaan. Kalayaan. Malaya. Sabi niya, hindi ko ito makita sa Plurante at Laura. Hindi niya alam kung ano yung salitang kalayaan po. Pero ginagamit na ni Marcelo H. Del Pilar. Doon ka maloloka. Ano to? Bakit may iniimbentong salita si Marcelo H. Del Pilar? At hindi pala natin alam kung ano yung malaya noon. Ang ginagamit natin, katimawaan. E nung unang panahon, ang timawa ay malayang tao. Pagdating ng Espanyol, yung timawa ay nabusabos. So, ito po yung, ano, kumbaga, ito yung alternative term, malaya. So, apparently, ito rin yung dahilan kung bakit sinasabi natin na hindi alam ni Rizal yung salitang kalayaan kaya hindi niya naisulat yung sa aking mga kabata. Dahil, sa dalawang beses ginamit yung salitang kalayaan sa aking mga kabata. O, kaya yung, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, dahil sa ayop at malansang isda, hindi si Rizal ang nagsabi. Ibang tao. Ginamit lang si Rizal. Kasi hindi alam ni Rizal kung ano yung kalayaan na salita. Ginamit to ni Marcelo Del Pilar. At bakit?
Paalam na siguro ng mga marami sa atin ito, no? Sapagkat yung isang parish priest niyo diyan sa Bulacan-Bulacan, no? Si Mariano Sibilia, no? Ay gumawa ng isang prayer book. Sinali niya sa wikang from Italian to Tagalog, yung Flores de Maria, yung Katimias-Timiasang Bulaklak para kay Maria. At mula doon sa prayer book na yon, yung salitang liberta ng Italiano ay ginawa niyang kalayaan. So ang nag-imbento po, isang pinakauna, hindi natin alam kung saan ang galing yung salitang kalayaan, pero nag-imbento po, ang alam natin, first recorded, na salitang kalayaan ay taga Bulacan-Bulacan. Padre Mariano Sibilia. O, magiging mahalagang papel din yan sa pagiging revolusyonaryo ng clergy natin, sabi ni Father Schumacher. Pero si Father Mariano Sibilia, malamang, at ito, hindi natin alam, pero it's very, very clear to me, the connection. It's the Bulacan-Bulacan connection. Dahil si Marcelo H. Del Pilar ay taga-Kupang, Bulacan-Bulacan. Kumbaga, galing siya doon. At parish priest nila, si Mariano Sibilia. So, ibig sabihin, nag-uusap sila. At si Padre Mariano Sibilia, hindi praile ito, indio ito. Indio to na secular. So, si Rizal, eventually, nagsusulatan sila. Idol niya yan si Marcelo Del Pilar. Idolo niya yan. Mas matanda si Marcelo Del Pilar. Idolo niya yan. At, nagsusulatan sila, at doon sila naging magkaibigan. So, hindi ko alam kung nag-meet sila before, pero mukhang hindi. So, ibig sabihin, magkaibigan sila sa pamamagitan ng panulat. Oh? Mula sa Bulacan, di ba, ay nakikipagsulatan si Rizal. Anong nangyari? Ito nangyari. Nagsulat ng Noli Me Tangere si Jose Rizal. At talagang tinira ng mga praile. Oh? May isang pamphlet sinulat ng praile dahil sa mga skandalo na ipinakita ni Rizal ng mga personnel ng simbahan at pamahalaan na ginagawa nila dito sa Pilipinas. Ito ang pinaramdam ni Rizal na iisang bansa tayo. Dati Bicolano, Ilocano lang tayo at iba-ibang mga Tagalog, Bisaya. Pero yung Noli Me Tangere, pinaalala niya sa atin na sa mga katauhan ni Sisa, ni Maria Clara, ni Elias, ni Padre Damaso, Padre Salvi, ni Ibarra, na iisa yung ating problema. At ito yung kolonyalismo. At kailangan iisa din ang sagot at tugon natin dito. Kaya sila yung national heroes natin. Dahil yan ang kanilang papel. Anong ginawa ni Marcelo H. Del Pilar? Simple lang. Iniba niya naman niya yung cover nung Kaiingat Kayo. At sinulat niya yung Kaiigat Kayo. Igat is an ill. Oh? So Kaiigat Kayo, parang parang sinagot, 'di ba? Parang Kaiingat Kayo, huwag kayong magpaloko kay Rizal, sabi ng praile. Sabi ni Del Pilar, huwag kayong papaloko sa mga praile. No, maging as slimy as an eel kayo. So that's how things happen. So nagtutulungan, kumbaga, ano sila? Ares bakan, no? Si Rizal. So ano sila? Close ang kanilang friendship. Of course, what will happen is there would be a final parang blow to Del Pilar. Bakit? Kasi ang nangyari kay Del Pilar ay nagkaroon siya ng ng pagrarally para sa mga praile sa Binondo at Nabotas. As in demonstration talaga. At tandaan natin, pagka nag-demonstrate ka, nag-rally ka noon, walang freedom of speech. Yung sinasabi na Del Pilar, bakit sa Spanya pwede lang sabihin lahat ng gusto nila laban sa gobyerno? Tayo hindi. At very, very careful si Del Pilar, ha? Ang sinasabi niya, di ba, narinig niyo yung narration kanina ni Sir Romuel Tolentino, di ba, na gustong pabagsakin yung Viva El Rey! Fuera los frailes! Ibig sabihin nun, mabuhay ang hari. Sinusuportahan natin ang Spanya. Dahil ang Spanya sa Spain ay liberal. Pero patalsikin ng mga praile sa Pilipinas kasi sila nagpapabagal ng progress. Look, remember this, ladies and gentlemen. Does it seem ironic? Doesn't it seem ironic? Why people like Rizal and Del Pilar wanted to be part of Spain? Well, in fact,
They are against Spaniards. Parang, ano yun? Ano yun? Hindi ko maintindihan. Now, we have to understand this. So the Manuel Sacristians, a professor in Germany, Manuel Sacristians, studied Jose Rizal del Pilar and the Republican Spain. And what did he say? You should understand that in the time of Rizal and del Pilar, there are two Spains, dalawang Espanya. Spain in the Philippines and Spain in Spain. Spain in the Philippines was pre-Republican. Rizal were in love with it. Rizal del Pilar, they were in love with the idea of a Republican Spain. And we becoming part of it will give us more freedoms. But the Spain in the Philippines is colonial. It's not the same as Spain in Spain. And we want to bridge that gap. We want to bridge that gap. And what happened? Rizal and del Pilar eventually fell to become victims between the struggle of Spain and Spain. The two Spains. Yan po ang nangyari. Okay? So, eventually, what happened was he had to leave. By 1888. And this was in October. October 1888. Sabi niyang ganyan. I think the exact date was October 28, 1888. Sabi niya, tapos na ang tungkulin ko sa Pilipinas. Tapos na ang tungkulin ko sa Pilipinas. Sa iba naman dako ako tinatawag. Sa Espanya. At doon sa lilim ng kalaya ay maaari kong ipagsanggalang ang mga kabaguhang nararapat sa Pilipinas. Mapapalagi ang Espanya sa Pilipinas kundi dinggin ang mga Pilipino. So yun po, ha? Yun ang sinabi. So nandun pa rin yung pag-aasam ni Del Pilar na maging kapantay natin ng Espanyol dahil mabibigyan tayo ng sarili nating freedom. Eventually. So umalis si Del Pilar at napasama nga siya dun sa mga ilustrado. So yun na, may last picture sila. Kasama si Jose Rizal, Marcelo del Pilar, si Ariston Bautista Lin, Jose Alejandrino, at marami pang iba. So yan si Del Pilar, mahilig pong magpakuha sila ng litrato sa studio, ano? Juan Luna, Antonio Luna, at saka si Delete, si Eduardo Delete. Si Eduardo Delete po, naging kalaban ni Rizal yan kasi ang pinagugatan niyan dahil nagkagusto sila sa isang babae. No? At yung dating gusto ni Rizal, si Consuelo Ortega, napunta kay Delete. Pareho silang mga propagandista. At yan, mamaya, may mangyayari dyan. May pag-uugat ang conflict dyan. So, ang gusto ng mga propagandista ay magkaroon tayo ng representasyon sa Cortes kasi gusto nila yung notion ng demokrasya. Demokrasya. Yung ma-represent tayo. At syempre, yung maging bahagi tayo ng Espanya, probinsya ng Espanya, at mapatalsik yung mga praile. Now, yun na nga, sinasabi ng iba, ba't bayani itong mga propagandista? Hindi naman sila, kumbaga, bakit bayani itong mga propagandista? Kasi, sabi, hindi naman daw sila, ayaw naman nila maging nation yung Pilipinas, bakit sila national hero? Simple lang. Kasi nga, ang paglilinaw dito ni Padre Schumacher, John Schumacher, SJ, ay yung pagsama sa Espanya, isang step lang yun. Pag nakita mo yung sulatin nila sa propaganda movement, makikita mo na gusto din nilang magkaroon ng sariling identidad ng Pilipinas. So, what will happen is a gradual, the goal according to Floro Kibuyen and Schumacher, is a gradual separation from Spain that is bloodless. Because nobody wants it to be bloody. Not that anyone here. So, yun po ang sinasabi natin. So, what happened was, they are national heroes, right? Because through their writings about the present conditions at that time of society, they were able to unite the people. And then they studied also history. Marcelo H. Del Pilar had articles about history. Diba? Mariano Ponce had articles about history and all those people. Rizal, no? Haina, Graciano Lopez Haina. And they wanted to show us that we have one culture. One culture, one history, and one experience of colonialism. One problem, despite the differences of our cultures in the Philippines.
So, yan yung idea ng nation. Patria. No? And Graciano Lopez Haina, si he wrote about the friars, dasaga sa ating pagiging maunlad. Kaya sinulat niya yung Padreng Butod o Padre Masiba. No? And then si Marcelo H. Del Pilar, sinulat niya yung Soberanya Monacal, ang pamamayani ng Prilocracia sa Pilipinas. Soberanya, La Soberanya Monacal en Pilipinas, the monastic supremacy in the Philippines. So alam niyo natin yan. No? Now, kailangan maintindihan natin yung connection ng Masoneria sa lahat ng ito. Okay. Mahalaga yung makita natin yung connection ng Masoneria sapagkat ang Masoneria, una sila ay naghahanap, ang mga Mason ay naghahanap ng liwanag. Kaya nga makikita nyo yung simbolismo ng liwanag. Kaliwanagan. Okay. Ngayon, i-connect natin. Bakit sina George Washington halimbawa? Diba? Ang mga nagtatag ng Nasyong Amerika ay mga Mason. Diba? Tumungo ka sa Pransya, nagtaguyod ng himagsik Pranses, ay mga Mason. Bakit? Sapagkat bagamat pagkaibang movement ito, ito'y parang kumbaga, magkapatid. At ito yung Enlightenment. Enlightenment. Bakit? Ano yung Enlightenment? O yung sa Kastila, Ilustrasyon. Ilustrasyon. Pag sinabi mong enlightened ka, naniniwala ka sa pilosopiya ng Enlightenment. Ano yung pilosopiya ng Enlightenment? Ano ba, sino ba yung mga nagahari nun? Sino yung namumuno? Hari. Bakit sila hari? Kasi may Diyos. Diyos ang nagbigay sa kanila ng right para maghari. Kaya yung anak nila, hari din yun. Yung apo nila, hari din yun. Kaya ang tanong, nag-isip yung mga pilosopo sa Pransya, sa Inglaterra, sabi nila, oh, paano natin malalaman kung totoo sa Diyos nga yung hari na yun? Eh hindi nga natin malaman kung totoo ang Diyos. So doon nila nabuo, kasi yung hierarchia na mayroong hari, tapos may mga dugong bugaw, naku, sabi nila, hindi ko gusto yan. Bakit? Hindi naman, bakit may nakahaangat? So sabi nila, pantay-pantay ang tao. Pantay-pantay ang tao. Equality. Wala dapat dugong bugaw. Hindi natin alam yan. Bagamat maniniwala tayo sa Diyos, maaari tayong maniwala sa Diyos ng pagkakapantay-pantay. Diba? Kaya nga sa Estados Unidos nakalagay, no? All men are created equal. Yan ang nakalagay sa kanilang dokumento. Yan ang makikita mo. Now, of course, nagsuswak yan doon sa kagustuhan ng Masoneria. No? At tandaan natin yung mga yung Masoneria sinasabi sa kasaysayan na nagsimula yan sa mga totoong Mason. Yung talagang Mason na gumagawa ng mga gusali. At eventually, nag-permeate ito sa mga nakaangat sa lipunan. So, kung titignan mong mabuti ito, ito yung mga teorya actually ng pagkakatatag ng Mason. Paano ba nag-start yan? No? Bakit natawag na Mason yan? Pero makikita mo doon, aside from the building what we call a better world, Masons are building a better world, nandyan din yung filosofiya na makikita mo na walang mataas, walang mahirap, walang mayaman, lahat tayo ay Mason, lahat tayo pantay-pantay. At yan ang makikita ninyo na espirito na nag-animate ng mga himagsikan sa buong mundo. Kaya ano ang makikita natin? No? Sina Washington nga, mga Mason. At itong Enlightenment, itong ilustrasyon, kaya yung mga propagandista, ano yung tawag sa kanila? Ilustrado. Ilustrado kasi naniniwala sila sa Enlightenment. O sana okay pa ho kayo dyan, ano? Sa ating tinatalakay. So, napakalaga. Hindi po ako magpapanggap na marunong ako sa kasaysayan ng Masoneria. Mas alam po ng atin yan, lalo na't ang Masoneria, may mga tagapanaya, may mga lecturers tungkol sa history. No? So, hindi ko ho yan, hindi ko ho yan masyadong tatalakay. Pero gusto ko yung mga ibang tao na nakikinig sa atin na hindi Mason, maintindihan tong kasaysayan na ito. Okay. May mga Mason na sa Pilipinas, pero hindi sila Indio. Hindi sila Indio. No? Sila ay mga
mga ano tulad yan, sina Jose Felipe Del Pan, sina yung anak niya si Rafael Del Pan, no? Mga mestizo yan eh. Mga mestizo at mga Creol na Espanyol dito sa Pilipinas. No? So, kung tutusin, yung Pilipinong masoneria, wala pa masyado. Wala. Walang record. Now, nung pumunta si Del Pilar sa Espanya, nakipag-link siya kay Miguel Murayta. Si Murayta, akala natin streets lang yan, eh, no? Streets of Manila. Pero hindi, si Don Miguel Murayta, no? Isa siya sa pinakamatingkad na akademiko sa Espanya nung panahon na yon. At siya'y isang mason. At syempre, alam natin na at ito yung ironic dyan. Pwede ang mason sa Espanya, pero sa kolonya ng Pilipinas, ang mason ay bawal. Diba? Ano yun? Ang ironic nun. Pag mason ka, e-excomulgado ka ng panahon na iyon. Diba? Pero sa Espanya, malaya ang mga mason. Oh. Now, may dokumento na nakita ko dun sa IGLPI Journal, ano? Na si pumasok si 1889. Yan, pumasok siya bilang isang mason. Oh. At si Father Schumacher, meron siyang sinabi na ang lohiya na sinalihan ni meron sinasabi Lodge Solidaridad. Pero nagulat ako na may sinabi si Father Schumacher. Ang lodge ni Del Pilar na itinatag para sa mga Pilipino ay Revolusyon. Ang pangalan. Lohiya Revolusyon. Oh? So, maraming paglilinaw. And in fact, napakahalaga ng papel ng masoneria na nilagay siya dun sa Ayala Museum Dioramas. Oh, yung papel ng masoneria sa ating mga ilustrados. Oh? So ito po yung kanilang yung initiation. Tapos dito natin makikita na ikinabit ni Marcelo H. Del Pilar yung masoneria sa usapin ng pagpapalaya ng Pilipinas o pagbibigay ng progreso sa Pilipinas. So hindi lang siya personal enlightenment kundi yung tinatawag natin na pagpapalaya ng bayan. So sabi ni Marcelo, sabi sa doon sa tinatawag na anong tawag dito, yung code, konstitusyon ng masoneria. In the Philippines where clericalism controls all powers and is terrorizing the inhabitants, we must organize a council of the Masonic order that will free the people there from the crushing yoke imposed upon them. A Masonic body that will be the advance guard of civilization and progress, prepared to give battle to those grim specters from out of the medieval past who walk side by side with ignorance, fanaticism, and superstition. Ano po yung sinasabi ng mga ilustrasyon o ilustrado? Simple. Kailangan maniwala tayo sa siyensya kaysa sa pananampalataya. Sa reason kaysa sa superstition. So gamitin ng utak. So, 'yun din ang sinasabi ng masoneria. Paano lalaya ang bayan? Paano magkakaprogreso? Edukasyon. Hindi anti-faith ang masoneria. Kailangan maliwanag ito sa mga nanonood sa atin na hindi mason. Ang sinasabi lang ng masoneria, maniwala tayo sa isang supreme being at lahat ng conception niyo about him ay maaari sa samahang ito. Bahala kayo. Basta naniniwala tayo na may supreme architect. Kailangan, baka kasi may nakikinig sa atin na ang notion pa rin nila ng masoneria, ito isang religion. May ritual ang masoneria, pero hindi ito ritual ng pagsamba. Ito ay ritual na simbolismo ng pagpapaalala sa sarili ng ano ang iyong papel sa bayang ito at sa mundong ito. Sana ho tama ako sa pagsasabi nito, ano? At I do not want to misrepresent the Masons. Pero hindi reliyon ang masoneria. Eh bakit mayroong ano? Bakit may mga temple? Bakit mayroong mga ritual? Nagdadasal? Hindi ano yun. Pagpapaalala yun. Puno ng simbolismo ang masoneria na nagpapaalala sa yun ng dapat mong ginagawa bilang isang tao. So, yun po, no? So, nabanggit ito kanina nung isa sa mga tagapagsalita, pero maganda ulitin po yung sinabi ni Marcelo Del Pilar. Masonry is not a way of life for pleasure. It is a life of sacrifice. No? To belong to Masonry, embrace it with faith.
is a sign of stout heart, ready to face the greatest adversities for the sake of a fellow being. Masonry is not a society of mutual aid. Mutual protection is a part of its rule, and every Mason has a duty of assisting his brethren. But this is not its sole and final objective. Its ideal is very much higher, much more sacred, much more thorny. It is to uphold the principle of universal brotherhood, and consequently, to uphold the principle of democracy and real and effective autonomy of human individuality, as opposed to enslaving ambition of those persons who nurture their greed by trampling upon the rights of others and who build their happiness at the expense of the tears of the dead. So, si Marcelo Del Pilar mismo nagsasabi, ang role nating Mason, itaguyod ang karapatang pantao. Maliwanag yan sa ating ama. Na kaya siya yung ama ng Masoneria dahil siya pala ang isa sa mga pinakaunang Mason. At naging, after that, no, nung naitatag nila yung Masoneria sa Espanya, yung pagbubukas ng mga Masoneria sa Pilipinas, sila rin ang nag-facilitate. Kaya talagang siya talaga yung ama ng Masoneria. Now, ito po, importanteng fact na hindi masyado, nalaman ko lang ito dahil kay Father Schumacher. Si Marcelo H. Del Pilar pala at yung mga Mason na kasama niya, they sponsored si Father Manrique Lalyabe. So sino si Father Manrique Lalyabe? Importante po ito, no, sa kasaysayan ng Pilipinas. Tinaguyod nila si Father Lalyabe dahil siya po isang paring Katoliko na umalis sa Pilipinas dahil naging Protestante. Naging Protestant. At siya po ay nagsalin ng Gospel of St. John sa wikang Pangasinan. This is the very first Bible in the Philippines. At pinuslit po nila yan. Bago bumalik ng Pilipinas si Father Lalyabe, siya po ay tinaguyod ni Marcelo Del Pilar. At eventually po pinuslit po yung Biblia nila kasama si Father Lalyabe at pinamigay ito sa mga taga Pangasinan. Ang problema ho, si Father Lalyabe ay hindi ako nagkakamali, ikinulong ho siya at namatay sa kulungan. Sana ho tama ako na yung tama yung pagkala. Basta ho siya yung namatay. At ang suspecha po, siya inilaso. So, kasi noong panahon na yon, hindi ho ang Biblia, hindi binabasa ng karaniwan tao. Wala hong Bible in Spanish na available. Latin ng Bible. Tapos ito'y binabasa at pinapaliwanag na lang sa simbahan. So, yung inisponsor ni Del Pilar yan, bakit? Naniniwala si Del Pilar na dapat ang Biblia mismo mabasa ng tao. Isalin ito sa wikang naiintindihan ng madla. At si Padre Lalyabe lang ang nakagawa noon, nung panahon ng Espanyol. So, eventually, o hindi eventually, January 1889, naitatag yung La Solidaridad. Now, paglilinaw ni Victores, lagi kasing nagkakamali ang iba na si Marcelo Del Pilar ang nagtatag ng La Solidaridad. Actually, hindi. Kasi, bago pa dumating sa Espanya si Marcelo Del Pilar, ayon kay Brother Timoteo Paez, sumulat siya ng kasaysayan ng La Solidaridad, na isa rin siyang top mason, isa sa mga matitinding mason ng bansang Pilipinas. Ang talagang nagtatag ng La Solidaridad ay si Mariano Ponce. So si Mariano Ponce ang kumuha ng pera, nag-ipon ng pera at siya'y nag-set up. Pero tamang-tama ang pagdating ni Del Pilar, kaya naging pilar siya ng La Solidaridad. Kasi pagdating ni Del Pilar, na-set up yung newspaper. Pero ginagawa na yan, hinahanda na ni Mariano Ponce. So Mariano Ponce became managing editor. Si Graciano Lopez Haina ang unang editor and eventually si Marcelo H. Del Pilar. So hindi ko na masyadong i-discuss to kasi alam ko napahaba na ho ako. Pasensya na ho kayo, no? Pero kaya tingnan nyo, Quincenario Democratico, every 15th day. Ang labas, Quincenario, tapos Democratic. Demokratiko. So, marami silang inilabas na artikulo dyan. Kaso may nangyari. Ito yung nangyari. No? Gusto ko pong paliwanag itong mabuti. Pasensya na ho kayo, papaliwanag ko to. Kasi, nagkaroon ng misunderstanding yung matinding magkaibigan. Sanggang dikit yan, Marcelo Del Pilar Rizal. Kaso, itong mga katulad ni Eduardo De Lete, hindi nila type si Rizal. Nagkaroon sila ng usapan na si Rizal yung leader ng propaganda.
Ang problema, si Misa laging wala. Lagi siyang wala sa span niya. Paikot-ikot. Eh nung dumating si Del Pilar doon, kumbaga, nung dumating si Del Pilar na sa Pilipinas siya nagtrabaho, tapos pagdating niya sa Espanya, big time yung Del Pilar. Big time. So nagkaroon siya ng followers. At nakakita yung mga kaaway ni Rizal na opportunity kay Marcelo Del Pilar na i-oust si Matt Rizal sa La Solidaridad at sa ano sa propaganda na bilang pinuno. So ang nangyari dyan, si Del Pilar yung ipinild ng mga kalaban tulad ni Delete against Jose Rizal. At si Jose Rizal, parang, bakit tayo mag-e-election? Di ba nag-usap na tayo na ako nga yung leader? So, parang ang dating, ba't nagkaroon ako ng challenger? At ang challenger ko pa, kaibigan ko pa. No? So, ang nangyari doon, eto na nga. No? Nagkaroon ng eleksyon, bagamat na nanalo si Rizal, hindi sumasapat yung bilang niya kasi hindi siya plurality. Dapat majority siya. Majority at dapat a certain percentage. Eh, ang nangyari doon, kahit nanalo si Rizal, wala na. Talagang nagtampo ang lolo mo. Matampuhin yung Rizal eh. Mataimo yun eh. So, sa pagtatampo niya, umalis siya ng Pilipinas. Umalis siya ng Espanya. At eventually, bumalik ng Pilipinas. Although, ito naman ang nakakatuwa dyan. Hindi natapos yung relasyon nila ni Del Pilar. Patuloy na nagsesend si Rizal ng article sa La Solidaridad. Maging patuloy yung pagkakaibigan nila. Ang sinasabi niya lang, hindi ako, madali akong magpatawad, pero hindi ako madaling makalimot. Yun ang sinasabi ni Rizal. Pero, kumbaga, dahil pareho naman silang Mason, pareho silang Masons, pareho silang brothers, they did not let, kasi totoo naman po, kahit sa mga organisasyon natin, may mga tampuhan, may politika, pero, kuyang pa rin, friends pa rin, magkapatid pa rin. Di ho ba? At iisa ang layunin. So, si Rizal umuwi, nagtatag ng La Liga Filipina. No? At ang gusto ng La Liga Filipina, gusto ko i-discuss to kasi importante. Ano? Ito yung vision niya ng pagkabansang Pilipinas. Wala daw siyang vision eh. Gusto daw niya maging Spanish. Pero apparently meron. Oh? To unite the whole archipelago into one compact and vigorous and homogeneous body. That's the nation. Unite the whole archipelago into one body. That's the nation. Damayan sa balang sakuna at kailangan sa buhay. Damayan. Magmahalan. No? Defense against all violence and injustice. Mag-aral, magtanim, magnegosyo. So he wants us to be, Rizal wants us to become helping, caring for each other. Brotherhood yan. Brotherhood yan. Di lang isang buong bansang Pilipinas, magkakapatid tayo. Problema, of course, si Rizal, di ba? Gusto niya maging magkakapatid ng Pilipino, nagtutulungan bilang magkakapatid, nagkakaisa. Ang problema, siya po ay nahuli. Hinuli siya after 3 days. So July 3 niya tinatag, 1892, nahuli siya after 3 days. Ang problema, inis ngayon yung isa pang Mason. Si Brother Andres Bonifacio. Of course, magiging Mason sila later on. Ano? Ang kanyang Masonic name ay Sinukuan. Yun yung bundok sa Pampanga. Kaya kami nagsasabi, baka kapampangan si Andres kasi maraming Bonifacio sa Pampanga. Pero Sinukuan, Lodge, yung Masonic name niya, Sinukuan. Ano? At kasama din dyan, of course, si Brother, actually, member ng Liga din si Bonifacio. Member din ng Liga, yung Brother Apolinario Mabini. No? Ang problema, yun na nga, naaresto si Rizal. So, nagkaroon ng dalawang grupo. Yung dalawang grupo ay, yung isa, kay Brother Mabini, at kasama yung kamag-anak ni si Celia Diaz Laurel, yung asawa ni Laurel, yung lolo niya, si Franco. No? Tinatag nila yung Cuerpo de Compromisarios. Yung Cuerpo de Compromisarios, at ito maganda kasi makikita niya role ni Mabini dito, sila yung kumukuha ng pera para sa La Solidaridad. Oh, so, magbibigay sila ng pera sa La Solidaridad para magpatuloy ito. Oh? So, of course, kasama sa mga inisyon nila doon, yung
yung letter to the women of Malolos. Kaso mahaba ko sa pinyan, ayoko nang i-deal yan kasi haba tayo. Pero yung nagpapakita na sana yung mga kababaihan ay mag-aral. Sinasabi ni Rizal, gayahin nyo yung mga babae sa Malolos na tinaguyod ang eskwelahan. Sapagkat kung hindi nila tinaguyod yun, at hindi nila tinaguyod ng kababaihan ng pag-aaral, ang enlightenment, abay, magiging bobo ang mga Pilipino dahil silang nanay. If you want to kill a nation, you make the women stupid. That's the summary of that. Hindi sinabi ni Rizal yun, pero yun ang summary. Huh? So, this, dito nyo makikita na bagamat ang Mason ay organisasyon ng mga kalalakihan, bagamat may mga babaeng Mason, ay hindi ibig sabihin na hindi kinikilala ng Masoneria ang kababaihan. Kasi tinaguyod nga nila yung pagkakapantay-pantay ng lahat. Oh? And, of course, what happened? Oh? Si Andres Bonifacio naman, oh, nung araw na iyon, nang hinuli si Rizal na balitaan nila, the next day pala, July 7, yung matagal na nilang plano ay pinatupad nila. At ito yung pagtatatag ng kataas-taasang kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan. At sino ang unang supremo? Eventually, October, si Diodato Arellano. At sino si Diodato Arellano? Siya lang naman ay bayaw ni Marcelo H. Del Pilar. So, yan ang sinasabi. So, bayaw ni Marcelo Del Pilar, Diodato, Andres Bonifacio, sila yung mga founders ng kataas-taas ang kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan. At si Emilio Jacinto ay nakasama nila eventually. So ito po, yung unang dokumento na ang tawag nila sa katipunan ay kataas-taas ang katipunan. Letter C pa. At itong dokumento na to ay tinatawag na kasaysayan. Ang date niya ay January 1892. So even before July 7, meron ng plano na pagtatatag ng katipunan. Oh? So, yun po yung eventually naging kataas-taas ang kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan. At iba na ang gusto nila kesa sa mga propagandista. Gusto nilang humiwalay. Isinasaysay na ang mga kapuluang ito ay humihiwalay sa Espanya. Hindi nila sinabi. Pamahuli sila. Pagbuhat sa araw na ito, at walang kinikilala at kikilalaning pampuno at nakapangyayari, kundi ang kataas-taas ang katipunan. Dito natin makikita that the Katipunan wanted to be a government when the revolution starts. And this is also why I say Bonifacio is the first president of the Philippines. Because he established the first revolutionary government by revolution 1896. Pagputok ng revolution. So, yun. Because iba yung Bonifacio presidency dun sa pagiging kataas-taasang pangulo niya ng Katipunan. Nang unang-una ay si Diodato Arellano. Okay. Narinig niyo yung salitang kalayaan. Okay. Ito yung funny. Gumawa ng dyaryo yung mga revolusyonaryo. At pinangalanan nilang kalayaan. At sino yung ginawa nilang editor? Si Marcelo H. Del Pilar, no? Alam mo yon, parang dinamay nila yung Marcelo H. Del Pilar. Hindi siya ang editor. At sinabi ni Valenzuela yan, hindi siya ang editor. Pero sabi nila, para yung mga Espanyol matakot, kasi takot yung mga Espanyol kay Marcelo Del Pilar. Eh. Takot na takot sila. Mas takot sila kay Del Pilar kaya sa kay Rizal. So sabi niya, ang editor nito, Marcelo Del Pilar. At bakit hindi? Ang kalayaan ay nagmula kay Marcelo Del Pilar at kay Padre Sibilia. So pinasikat ng Katipunan yung salitang kalayaan eh. Dahil sa dyaryong yan. Dahil ginamit siya ng Katipunan. Oh? So doon mo makikita yung link no, ni Marcelo Del Pilar at ng Katipunan na inspirasyon si Del Pilar ng Katipunan. In fact, bakit may ilang mga tao nagsasabi si Marcelo Del Pilar ay bahagi ng Katipunan? Kasi may natagpo ang mga sinulat si Marcelo Del Pilar in Katipunan cipher. Pero hindi sinulat ni Del Pilar yun. Sinulat ni na Bonifacio yun at ng mga Katipunero dahil idol nila si Del Pilar. Yung mga sinulat ni Del Pilar ay tinatranslate into Katipunan letters o cipher. So yun po ang mangyayari dyan. So, ito po yung dyaryong kalayaan at alam natin na si Jose Rizal ay sumulat sa dyaryong Tagalog, Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Anong ginawa ni Bonifacio? Ginawa po nila ay ginawang tula yung essay ni Rizal. Nagpasok ng kanilang ideya at ginawa yung Pag-ibig sa Tinubuang Bayan. Alam nyo po, gusto ko pong sabihin ito, ano?
maybe more than the no limit tangere, mas binasa ng mga tao yung dyaryong Tagalog. Kasi nasa Tagalog yun. Ang no limit tangere, pinagchismisan lang nila yan. Kasi sa Spanish siya eh. So yung mga nakabasa sa Spanish, kinikwento, chinichismis, kumalat. Pero yung dyaryong Tagalog, binasa talaga ng Pilipino yun. At kaya naging inspirasyon ni Bonifacio, si Rizal, at ginawa nila yung katagang aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa, aling pag-ibig pa, wala na, wala. So, mahalaga yung link na yun ha, kung paanong ginagawang mas mababasa ang sinulat ni Del Pilar Rizal, ideya nila, ng Pilipino. Kaya part pa rin sila, sasabihin nila, hindi naman bahagi ng katipunan ng mga propagandista, hindi sila mga bayani ng revolusyon. Kalokohan yun. Huwag kayong maniniwala doon. Bahagi talaga sila dahil ang mga sulatin ng mga propagandista, sila po ay kinalat ng katipunan. Oh? At naging bahagi ng revolusyon, pagkilos sa revolusyon. Oh, na magpapalaya sa bayan. Ito po ang nangyari kay Del Pilar. Miss na niya yung anak niya na nasa Espanya siya noon. Oh, sabi niya, si Sophia hindi na sumusulat sa akin. Wala akong balita sa ineng kong si Anita. Parati kong napapanaginipan na kandong ko si Anita at kaagapay si Sophia. Sa paghahali-halili kong hinahag ka na inuulit-ulit raw sa akin ang dalawa. Dito ka na sa amin, tatay. Huwag ka nang bumalik na Madrid. Nagising akong tigmak sa luha at gayon mang sinusulat ko ito ay di ko mapigil-pigil ang umaagos na luha sa mga mata. So yung sakripisyo, sabi, di ba, ang masonry is not a life na magpapakasarap ka, kundi life of service hanggang mag-sacrifice ka. Ito yung sacrifice niya. Malayo sa pamilya. At ito po, recently ay ibinenta, sinubasta sa Leon Gallery. Pero bago ko ibinenta, ay pinahawak muna sa akin upang basahin ko. So kinuhanan ko ito, isa sa pinaka-famous letter ni Del Pilar. Ito yung aktual niyang sulat. Madrid, ika-17 ng Agosto 1892. Ito po yung 1892 pa lamang, naghihirap na pala siya. Oh? At ito po yung nakasulat sa ilang bahagi ng sulat. Oh? Teka lang. Oops. Sa pautang-utang, ito po yung sulat niya sa kanyang asawa na si Chanay. Sa pautang-utang na lamang ang kinabubuhay ko. Lalakarin sana ninyo ng kateang, kayayang at tititay na ako'y kaawaang sa igipin sa pagkapalaot na ito. Yun po nasa bandang baba. Nakikita nila ako'y pinababaya. Ito po. Nakikita nila ako'y pinababaya na ng marami. Ako ang nagtataya sa kahihiyan din eh. Ang kakanin ko lamang ay dinidilihensya ko araw-araw. Nakarating na sa ako ay mamulot ng beha ng sigarilyo, makahit-hit lamang. Hindi ko hinahanap na ako ipagyamanin nila rin eh. Ang hiling ko lamang ay tinututulungan nila akong makauwi riyan at nang ako ay makapaghanap po. So, 1892 pa lamang, gusto na po ni Marcelo H. Del Pilar na umuwi. No? So, yun yung nakakalungkot dito. Kasi at least, yun nga, ang realidad ng buhay, sakripisyo ang ginagawa ng mga propagandista. No? Pero yun na nga, eventually ho, yun na nga, pumupulot pa sila sa basurahan ng beha ng sigarilyo. No? Na si Anita, yung kanyang anak, naawa sa tatay niya. Eh yung famous na kwento, binasag niya yung alkansya niya para yung piso ay maibigay sa kanyang tatay. At talagang touch na touch daw yung tatay niya doon sa ipinadala ng kanyang anak. No? So yun, no? Yan. Yung painting sa National Press Club na namumulot si Del Pilar ng upos ng sigarilyo para lang makalimutan ng gutom. Yan talaga yung powerful na ito'y sakripisyo ng mga bayani natin. Araw ng mga bayani din ngayon, ngayong araw na ito. Ito'y sakripisyo nila sa atin. Ito si Gata Polinario Mabini, nakakatayo pa noon. Nagbigay siya ng isang
masamang balita kay Ginoong Marcelo Del Pilar. Ito po ang sulat ni Apolinario Mabini noong August 1895 bilang kalihim ng Cuerpo de Compromisario. August 1895. At sinabi niya, I regret very much to be the person to inform you that the moment I have feared come when the publication of the newspaper La Solidaridad has to stop. The efforts of a few could not prevail against the belief of many that the newspaper is useless, since the authorities refused to listen to our clamors for help. This is the reason why we cannot send you any amount this month. They make use of any pretext for not giving money. It is not now possible to support the paper unless someone comes along who has great influence and plenty of money. And even then, I consider it still difficult because of the entry of the newspaper here will meet with serious obstacles. At other times, we could have gone ahead. Nowadays, it is impossible because we are a highly impressionable people. And on top of this, very little is given to reflection. This is why the few who are helping us, lured by recent events that you know only too well, have lost the hope they pinned on the paper over there and have transferred it wholly to another direction. I do not know whether they even realize the difficulties that the new procedure would bring with it, and consider whether they have enough strength to meet and overcome difficulties. All I know is that they believe it is the only good way, and they refuse even to think whether the debt for the newspaper could cause us some damage. Pag pinapakinggan ko ito, masakit. Masakit yung sinasabi ni Mabini kay Del Pilar. Hindi na namin kayo mapadalhan kasi wala nang naniniwala sa inyo. What would Del Pilar feel? Doon sa sinabi na iyon. On November 15, 1895, the last issue of La Solidaridad was published, and gusto kong makita ninyo yung pagpapaalam ni Marcelo H. Del Pilar. Ito po kanyang pananalita mismo. Facing the obstacles that the reactionary persecutions bring in opposition to the circulation of this newspaper in the Philippines, we have to suspend our publication for some time. Nowadays, when there are ways to curb difficulties, we will not stop working to overcome them. We are certain that all sacrifice is little in order to conquer the rights and freedom of an oppressed nation living in bad times of slavery. We work within the law, and thus we will continue publishing this newspaper whether here and abroad, depending on the exigencies of the right wherein the Filipino reactionaries have come to impress upon all Filipinos that in its soul there beats some sentiments of dignity and shame. Whether here or abroad, we will continue developing our program. If you're going to look at it, he was not saying totally saying goodbye. He's just suspending the publication. Nakakaiyak, naiyak ako na habang binabasa ko yun. Na sinasabi pa niya, hindi, we're just suspending. May gagawin pa kami. We will continue this. And of course, the sad fact about it was that nagkakasakit na sila sa mga pinaggagawa nila. Marcelo H. Del Pilar was already developing TB. And Graciano Lopez Haina is also developing TB. And he will die earlier. And you know what happened? From Madrid, he said, I want to go back to the Philippines. So sasakay siya ng barko to Barcelona. So Mariano Ponce was with him, helping him all the way. Doon sa biyahe niya na yun. Some people said, maybe he want to go back to the Philippines already so that he could join the revolution that's being planned. Ang masakit na, if you're going to look at the La Solidaridad letter, to the end, I think, even though he was more radical than Rizal, he pinned this hope that we can still negotiate with the Spaniards. And when it was totally inevitable anymore, he wanted to go home. From Hong Kong, maybe, he will have a base where he can talk to the Filipino revolutionaries.
But of course, what happened was while in Barcelona, nanghina na talaga siya. And according to some story, when they found him, they found him still right. They found him dead. But he was writing. He was writing before he died. And kumbaga namatay siya ng tatagpuan na nakaupo. And that was July 4 of 1896. Marcelo del Pilar was buried in Spain. Of course, for the Spaniards, it was maybe a victory. Even Governor General Blanco recognizes that Marcelo del Pilar was more intelligent. It's the true soul of the revolution. He was even more superior than Rizal. And Marcelo del Pilar also was recognized by Rizal. Bakit di tayo nagkaroon ng sandaang Marcelo H. del Pilar? Sabi ni Rizal. So, both the Spanish enemy and Rizal himself recognize the greatness of del Pilar. One footnote would be the life of Anita, the daughter, one of the two daughters of Marcelo H. del Pilar. Siya po yung nagbigay ng piso. I think it was the Masons who brought Marcelo del Pilar's body home in 1920s. And when she was, parang malungkot talaga siya. Tahimik na tahimik. It was a very sad thing. But you know what happened? Nung war, this is Vicente Marasigan. Vicente Marasigan was the husband of Anita. Yung kwento ho dyan ay matindi. Sapagkat noong panahon ng World War II, all of Bataan, sabi ni Vicente Marasigan sa asawa niyang si Anita, gusto kong lumaban, sasama ako sa pag-ibaka. Nag-away silang mag-asawa. Nag-away talaga. Ayaw ni Anita na sumama sa bayan sa pakikibaka si Vicente, asawa niya. Sabi niyang ganyan, kailangan kong gawin to para sa bayan. Yung sagot ni Anita, masakit. Lagi na lang bang para sa bayan? Ganong kalungkot. And hindi niya pinag-uusapan masyado yung buhay ng kanyang ama. So, when we look at that story, parang ang dating sa akin ay sana yung sakripisyo ng pamilyang ito, mga Del Pilar, ay hindi masayang. At paano natin gagawin? Simple lang. Simple. Diba? Kulang daw sa bantayog si Marcelo Del Pilar. Wala siyang masyadong monumento. Di katulad ni Rizal, Bonifacio, daming monumento. Iilan lang ang monumento ni Del Pilar. Pero sa palagay ko, ang pinakamagandang bantayog, maganda po yung logo ninyo. Babalik ako doon sa logo ninyo. Yung logo ng Kupang Lodge, bantayog ni Marcelo Del Pilar. Ang mensahe sa akin ganito eh. Ang pinakamagandang bantayog para kay Marcelo Del Pilar ay tayo. Yung kayong mga Mason, tayong mga Pilipino. Sapagkat kung tayo ay ipapamuhay natin yung halimbawa ni Del Pilar, malayang pamamahayag, pagkakapantay-pantay, pag-ibig sa bayan, yan ang pinakamagandang monumento na maitatayo natin para sa kanya. Kailangan natin yung ganyang katatagan, ganyang pagsasakripisyo, ganyang pag-asa. Kita nyo yung huling sulat niya, may pag-asa pa rin. Uuwi siya, may pag-asa siya, may magagawa siya. Kailangan natin yan lahat. Lalo na ang mga bayaning frontliner, kawal, mga guro, lahat.
Lahat tayong buong Pilipinas, kailangan natin yung ganyang pag-asa. Kaya po, marami hong salamat. Mabuhay ang 100,000 Plaridel na lilitaw, lalo na kayong mga kuya. Marami pong salamat at mabuhay tayo. Maraming salamat po, Professor Chua, sa isang puno ng kaalaman, pananalita patungkol sa buhay ng bayani at ama ng masinerya ng Pilipinas, Marcelo Ester Pilar. Bilang pangwakas na pananalita, malugod ko pong tatawagin ang marangal na guro ng Hupang Masonic Lodge bilang 295, kapatid Don Mark Kaliman. Maraming salamat, kapatid na Romel Tolentino. Muli, nais ko pong sa ngalan ng kapatiran ng mga Mason sa Kupang Masonic Lodge number 295, nais po namin iparating kay Professor Chua ang aming taus-pusong pasasalamat. Marami po kaming natutunan ngayong umagang ito sa inyong mga pananalita. At may mga kausap din po akong mga Mason habang kayo'y nagsasalita na sila po'y natutuwa at naimbita, naanyayahan dito sa okasyong ito sapagkat marami silang natutunan. Maraming salamat po at sana'y huwag kayong madala na paunlakan ang aming mga paanyaya sa mga susunod pang panahon. Narinig po namin ang inyong panawagan na sana'y isabuhay ang mga pangaral at yung mga halimbawa ni Gat Marcelo H. Del Pilar. Siguro po ang pinakamaliit na magagawa namin ay sundan ang inyong paalala at mula ngayon gawin nga ang lahat ng aming magagawa upang isabuhay ang kanyang mga pangaral. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamarangal na guro na si Roland C. Paulino sa kanyang mga pananalita kaninang umaga at narinig din po natin ang kanyang paanyaya na bilang mga Mason ay gawa natin yung maliliit na magagawa natin para sa ating mga komunidad at tulungan ang ating mga opisyal ng ating lalawigan at ng ating bayan. Kung kaya't nais ko pong banggitin na kaakibat nitong pagdiriwang ng kaarawan ni Gat Marcelo H. Del Pilar, ang Kupang Masonic Lodge po ay nagsagawa ng isang proyekto na tinawag naming Plaridel Wall na kung saan nag-anyaya po kami sa mga kapatid na Mason na gustong tumulong na bumili ng mga nameplates na ilalagay namin sa aming Plaridel Wall sa Kupang Masonic Temple. Ang mga malilikom pong salapi para doon sa proyekto na yon ay gagamitin ng Kupang Masonic Lodge para doon sa mga proyekto sa Bulacan para po sa ating komunidad. So nais ko pong pasalamatan yung ating mga kapatid na nagtumulong na at nag-agree na maging sponsors ng Kupang Masonic Lodge 295 Plaridel Wall. Doon po sa mga gusto pang tumulong, makikita nyo po yung detalye sa Kupang Masonic Lodge 295 Facebook page. Meron po kami mga pinamimigay para sa mga kapatid na Mason na aprons at apron cases na magiging sa inyo po kung kayo po ay magiging bahagi ng proyekto na to. Bukod po doon, yung pong inyong pangalan ay malalagay nga sa Plaridel Wall ng Kupang Masonic Lodge. At bilang pangwawakas, sa aking mga kapatid sa Kupang Masonic Lodge number 295, nais ko rin pong pasalamatan ang inyong tulong sa pagsasagawa ng pagdiriwang na ito. Lalong-lalo na doon sa member po ng committee ng Kupang Masonic Lodge 295 MHDP Day. Maraming salamat sa tulong ninyo. Sila po ay sila kapatid na Romel Tolentino, ang ating pong MC, ang ating mga kapatid na si David Garcia at Alexander Hung, ang ating pong unang bantay sa Kupang Masonic Lodge, si kapatid na Anjo De Leon, ang ating mga kapatid na si
Nestor Calimon at Nathaniel Calimon na akin din pong ama at kapatid sa totoong buhay. Marami pong salamat. At ang ating kalihim na si kapatid na Matt Cruz at ingat yaman na kapatid na Jonathan Huy. At huli na po, nais ko ding pasalamatan ang mga tumulong sa atin na gumawa ng mga layout at video ang 219NE na pinamumunuan po ng aking isa pang kapatid na si Patricia Calimon at ng kanyang asawa na si Darwin Espinola. Diyan na po nagtatapos ang ating pagdiriwang. Meron po tayo sana isa pang tagapagsalita na masundin si Lubhang Marangal na Harold Santiago. Maganda po sana kung siya ay nakapagsalita. Subalit, sa di po inaasahang pangyayari, meron nagkaroon po siya ng sakit. Kaya hindi po siya makakapagsalita. At pinaparating po niya ang kanyang paghingi ng pasensya. Sana po ay sa mga susunod na pagkakataon, siya naman po ay makapagbigay sa atin ng kaunting pananalita. So meron po tayo sigurong part 2 nitong ating pagdiriwang. Muli, sa ngalan po ng Kupang Masonic Lodge No. 295, maraming salamat po sa inyong lahat.